kontento ay hindi ganuman. Hindi kinakailangan mag-matre para lang makapaglingkod sa Panginoon. Alam ko na yan. Alam ko nawawala siya. Alam ko na yung nangyari sa inyo. Nakausap ko mami Isabel. Pero pare, ba't kailangan ko pa ako kausapin? Una-una ilang taon na nga kami di nagkikita. Wala pang isang taon naging mag-boyfriend kami. Wala. Gusto ko lang pare. I know what you mean. You want to piece your life together by talking to us. Pero pinahihirapan mo lang sarili mo. Kung iniwan ka lang niya, ba't di mo ba siya pakawalan? Hindi ako iniwan ni Isabel. Pare, huwag kang magagalit sa akin. Saka hindi ko sinisiraan sa Isabel. Pero she's not worth it. Napagpaguran mo ng ganyan. Nagkakilala kami sa bilyaran. Siya pang lumapit, pare. You wanna sit? Kasi hindi nag-eksperimento ng iba't ibang bangan. Madali kasi siya mag-bore. Hoy, Conrad! Anong tinitingin niyo? Nanggit kayo? Aluhan kayo, boto niyo? O kayo, nanggit din kayo? O dali yan, halikan niyo mga katabi niyo! Pati benchman niya si Melissa, nakaaway niya. Kibangin ba naman yung kotse nito tapos iniwan na lang kung saan. Ayun. Grounded tuloy si Vanessa ng parents niya. Ang saklap pa rin. Hindi lang kotse. Pati buhay pa ni Vanessa, pinatos ni Isabel. Yes, you bitch! Ask mo! Yun lang hindi namin maintindihan kay Isabel. Parang gusto niya palagi may sinisira ang relationship. Isabel? Isabel? Obvious ba? Huwag kang mag-alala ni Trinoy. Naisip ko yung ako lang magpakapatayan dahil sa lalaki. Huwag na to eh. Ayun. Eventually, iniwasan ko na lang siya. Nahirap intindihin si Isabel. Nahirap siyang mahalin. Hindi totoo yan eh.